نعم. قبل أن نبدأ الدراسة نتكلم عن مقدمة لدراسة هذا المثل. So bago tayo magsimula sa pag-explain tungkol sa aklat na ito, isimulan natin ito sa pamamagitan ng isang paningula. نعم. هذا المقدمة نسأل فيها أسئلة خمسة. نعم. Sa itong paningula na ito ay magtatanong tayo ng limang katanungan. السؤال الأول, لماذا ندرس التوحيد؟ Unang katanungan, bakit tayo mag-aaral ng tauhid? لو قال لنا قائل لماذا نتعلم, لماذا ندرس التوحيد؟ May magsasabi sa atin na isang tao, bakit natin kailangan pag-aralan ang tauhid? خلقنا من أجل. Dahil sa tauhid, binigyan tayo dahil sa tauhid na ito. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. Hindi tatanggapin ang anumang mga gawain maliban na lamang kung ito ay mayroong tauhid. لا يدخل الجنة إلا موحد. Hindi papasok ang sino man maliban na lamang sino man mayroong tauhid lang. تكثير الحسنات. At ang tauhid nito siya ang nagpaparami ng ating mga kabutihan. تكثير السيئات. At ang tauhid siya ang dahilan kung bakit nabubura ang ating mga kasalanan. قد يسألك سائل عندما تخرج أحيانا مثلا في الطريق يسألك يقول هل أنت موحد؟ ماذا تقول؟ أمين غير مكتنم سيو سدعان تنمين كان توبا أي ميرو أكتوحيد أنو أن ينسى سبيه تقول نعم أنا موحد سبيه مكتنم أي ميرو أكتوحيد يقول لك ما هو هذا التوحيد سنبي سيو أنو أكتوحيد فإذا عرفت التوحيد بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا معناه أنك موحد Kapag ka binigyan ng pakahulugan ang tauhid katulad ng pagbibigay ng pakahulugan ng propeta Muhammad SAW, ikaw ay isang mayroong taong tauhid. Wa idha qulta la adri ma huwa at-tauhid, hadha ma'naa annak kadhib 'indama qult annak muwahhid. Kapag hindi mo nasagot kung ano ang kahulugan ng tauhid, ikaw ay isang nagsisinungaling. Thumma qad yas'alak. Sa yaqul hal anta mushrik? Hal anta kafir? Maaaring tatanungin ka kung ikaw ba ay mushrik o kafir? Taqul la, a'udhu billah, ana lastu mushrik. Sabihin mo, hindi. At hindi ako isang mushrik. Tayyib, yaqul lak, ma huwa ash-shirk alladhi haramallahu alayk? Sabihin sa'yo, ano ang shirk na ipinagbawal sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala? إذا عرفت الشرك هذا معناه أنك لست بمشرك وتبرأت من الشرك. لقد كان بيجي مو أقام قولك عن الشرك، إكاو أي إنتي كبير عن سماع المشركين، أتى كاو ملايو ولا سماع الشرك. وإذا لم تعرف الشرك، نقول لعلك تقوى في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. Hindi mo mabigyan ng kahulugan ang shirk o hindi mo alam ang kahulugan ng shirk. Maaari ikaw ay mahulog sa shirk o makagawa ka ng shirk. إذن أهم علم لابد يبدأ به كل مسلم هو التوحيد. Ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat simulan ng isang tao ay ang pag-aaral ng tauhid. نعم, هذا السؤال الأول, لماذا نتعلم, لماذا ندرس التوحيد. So ibigay mo ng katanungan kung bakit natin kailangan mag-aral ng tauhid. السؤال الثاني, لماذا اخترنا دراسة هذا المتن الأصول الثلاثة, لماذا ندرس هذا الكتاب. Ang dalawang katanungan, bakit natin pag-aaralan itong aklat na ito? Limana. Bakit natin pag-aaralan? Li'annana tullab. Dahil tayo ay mga mag-aaral. At-talib labud yarji' fi talab al-'ilm fi qira'at al-kutub fi sama' al-ashraqa ila al-'ulama. Wal-'ulama arshad al-talib awwal ma yabda' bihi yabda' bit-tawhid. Wa yabda' bi hadha al-matn al-mubarak matn al-usul al-thalath. Ang isang mag-aaral sa Islam, kailangan niya kumuha ng kaalaman sa mga ulama. At ang mga ulama ay nagbigay ng payo sa ating lahat na tayo ay dapat nating pag-aralan ang aklat na ito. Naam. Idan, limada nadros al-tawhid, limada nadros hadha al-matn al-mubarak? Bakit natin kailangan pag-aralan ang tawhid at bakit natin kailangan pag-aralan ang aklat na ito? السؤال الثالث, ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ ano ang usul الثلاثة sa pinakabuod nito? Ano ang tatlong saligan sa pinakabuod nito? الأصول الثلاثة هي أسئلة القبر, الأشياء التي تسأل عنها بإذن الله عندما تدفن, عندما تموت. Ang usul الثلاثة o tatlong saligan, ito yung mga katanungan sa libingan. Ito yung mga itatanong sa isang tao kapag siya ay inilibing na o nilagay na sa loob ng libingan. Ma'rabbuk, kung adiyan o kuman nabiyok, alayhi salatu wassalam. Sino ang iyong Panginoon?
ano ang iyong reliyon at sino ang iyong nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. As-su'al ar-rabi. Ang pang-apat na katanungan. ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا لهذا المتن المبارك؟ يعني بعض الناس يقول أريد جائزة، أريد فائدة من هذه الدراسة. ما الفائدة؟ Ano ang makukuha natin bunga sa pag-aaral ng aklat na ito? Ano ang makukuha natin resulta sa pag-aaral ng aklat na ito? الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة ثم عملنا بها ثم دعونا إليها بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. Kapag ka ating itong malaman at pinag-aralan natin ang aklat na ito at pagkatapos ay sinabuhay natin at tayo ay nagdawa tungo dito, inshallah, masasagot natin ang mga katanungan sa libingan. At ito ang pinakadakilang bunga sa pag-aaral ng aklat na ito na masagutan mo ang katanungan sa libingan. Naam, as-su'al al-khamis al-akhir. At ang panglimang katanungan at ang huli nito. هذا الكتاب على ماذا يحتوي؟ إذا أردنا أن نعرف محتوى الكتاب فهرسة الكتاب. نعم. Ang aklat na ito, ano ang nilalaman ng aklat na ito? نقول هذا الكتاب يحتوي على أقسام خمسة. Ang aklat na ito na ating pag-aaralan inshallah ay nahahati sa limang bahagi. المسائل الأربع. Una ang masail al-arba o yung apat na usapin. Wal masail al-thalath. Pangalawa ang tatlong usapin. Walimada nadrus al-tauhid. Pangatlo, bakit natin pag-aaralan ang tauhid? Wa sharh al-usul al-thalatha. At ang pag-explain o pagpapaliwanag sa tatlong saligan. Thumma khatimat hadha al-kitab. At ang panglima, ito yung panghuli o pangwakas ng aklat.